Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Since the couple had a prenuptial agreement at ikaw ang legal heiress ni late Governor Villamayor, sa'yo mapupunta ang 100 milyong piso. 100 million po? The rest house, the 10-hectare farm, yung dalawang kotse, and of course, the mansion. Maari nyo nang tirahan yon. Doc, kamusta na po si Henry? Successful naman po ang operation. Naayos na po namin yung aneurysm sa utak niya at hindi na siya guguluhin ito. Kailan ho magigising si Henry? I cannot answer kung kailan po talaga siya magigising. He's stable and all we can do now is wait. Thank you po, Doc. Thank you. I should be happy, Henry. I should be happy. Si Miguel Jacinto ang kumuha ng picture sa'yo, hindi ba? Siya ang nakakalam ng lahat ng baho ni Catherine. Agnes, si Miguel, tagal nang wala. Nag-resign na daw. Kahit mga kamag-anak niya, hindi alam po asan siya. Wala akong pakialam, Boyet. Maglalabas ako ng pera. Na ano? Nagaling mismo kay Catherine? Pera niya magbabagsak sa kanya. Kung kailangan malaman ng lahat, magbibigay ako ng pabuya. Mahanap ko lang siya. I'm sorry, Mrs. Villamayor, but you have to vacate the mansion now. Tutulungan na po namin kayo mag-impake. Ako na. Sige po. Kahit dalawang bodyguards lang, anak. Eh, handa naman si Paring Daniel magpahiram, eh. Tay, kung may gwardiya po dito sa bahay, lalo lang po makikita ni Catherine na takot tayo sa kanya. Eh, anak, nag-iingat lang naman tayo, eh. Tay, walang mabisang panlaban sa takot, kundi tapang. Tao po. Attorney, tuloy kayo. Mamase, magandang araw sa inyo. Agnes, hawak ko na yung authentication. Bali, pwede nyo nang puntahin yung mga properties. Likewise, pwede nyo rin matirahan yung mansion. Ito na. Ano? Titira tayo sa mansion? Kung papayag po kayo, Tay. Hindi ba sobra naman ata yun, anak? Nakikilala ko po si Catherine. Importante sa kanya yung kayamanan niya. Kapag nakita niya na tayo yung tumatamasa nun, pasasaanda at bibigay din po yun. Sangayon ka ba rito, Jose? Kayo pa rin po ang magulang ko. Kayo po ang bahala magdesisyon. Luisa, siguridad lang ang sa akin. Hindi tayo basa-basa mapapasok doon kung sakaling manggulo si Catherine. Tay, kung nag-aalala po rin po kayo, pwede po tayo magdagdag ng gwardiya doon. Agnes. Nay, sa atin po yung mansion na yun. Kung nag-aalala pa rin po kayo, wala po kayong dapat ipag-alala. Kuya, sige. Pakilagay na lang po. Salamat, ha. Tinulungan nyo kami. Dabi palang gamit. Sige po. Agnes! Oh, Boyet! Meron na akong mga polis na sinusap para hanapin si Miguel. Alis na kayo? Pupunta na kami sa mansion. Parang siya, eh. Tama ba yung narinig ko? Uy, Agnes,
Huwag mo naman kaming kalimutan, ha? Baka naman pwedeng maambunan ng grasa nyo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami makakalimot, Mang Berting. Ay, naku. Aasahan namin yan, ha? Mabuti na lang. Kinuha mo yung mana mo. Kaya mo, kapag may narinig kaming masama dito laban sa'yo, kami makikipaglaban. Para sa'yo. Salamat po. Maraming salamat sa inyo, ha? Lady Agnes, baka pwede kami sumama sa bahay niyo para naman maranasan namin makaapak man lang sa marmol, di ba mga kasama? Siguro ba mga kasama, no? Sandang-sandang lang para maranasan man lang namin yun. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat, Luisa. Sana nga. Sana. Nay, tayo na. Aha. Kasama talaga sila, pare na, no? Masaya ka na. Paano ko sabihin ko, oo? You should be. Dahil hindi naman magtatagal ang lahat ng ito. Umalis ka na. I will. Oh. But I forgot something yesterday. Catherine! Ayup ka talaga! Aray! Hindi na kailangan gumante. Isang malaking sampal na sa kanya, umalis ditong talunan! How could you tolerate your daughter na matutong magnakaw ng pagmamay-ari ng iba? Sandali. Ikaw ang totoong magnanakaw eh. Sa simula pa lang, ninakaw mo na kami ng pagkakataong mamuhay ng tahimik. Alam mo, dapat eh. Dapat ginawa ko niyo kung hindi ito ginagawa ng magaling niyong anak. Huli ng lahat, Catherine. Nakikiusap ako. Catherine, hayaan mo na kami. Walis ka na! Kailangan ko nakapasok dito, paring say. Ang laki pala nito. Kahit ilan sa akong bigas, pwede kong istak dito, pare. Agnes, dalas-dalas mo naman pag-invita mo sa amin dito. Mamimiss ka namin. Ang ganda ng bahay niya, di ba? Oh? Ay, marmol talaga, oh. No, marmol, oh. Yaman mo na, no? Agnes, paano kung malilinis ito? Ma'am, huwag po kayo mag-alala. Nandito po kami. Pwede ho bang magpahanda na ng pagkain? Oh, sige po, ma'am. Huwag niyo na ho rin kami tawagin, ma'am. Hindi ho kami sanay eh. Tsaka pakidamihan na ho yung pagkain. Para po sa ating lahat yun para magkakilan lang tayo. Sige po, ma'am. Tulungan lang kita. Hindi na ako na. Niña, may problema ba tayo? Tayo may problema? Bakit naman tayo magkakaproblema ka ano-ano pa kita? Hello, nakita mo na ba? Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo matatanggal sa mga posisyon nyo. Akong bahala sa inyo. Uy, si Gub! Ah, yes. Ma'am, narinig po namin nangyari
inyo. Sana po kayo nakatira ngayon? Ano na ang inyong plano? May balak pa ba kayong bawiin ang lahat? Pansamantala po natin pinuputol ang ating programa para po sa panayam nitong si Governor Catherine Villamayor sa Kapitolyo. Inaamin ko ho na wala na ako sa mansyon. Napakasakit na nangyari sa akin. Hindi ko actually matanggap. Pero hindi ko po akalain na mansyon na naging tahanan ng mga angka ng mga Villamayor at ng taong bayan sa maraming taon, mapupunta lang sa mga De Los Santos. Pero nagdesisyon na ang korte. Pero may batas din ng Diyos. Pakikiapit ang ginawa ni Agnes De Los Santos. Ano pa bang mas masama at masakit sa ginawa niya? Nang agaw? Nagnakaw? At kung meron pa siyang mukhang maiharap sa inyo? Eh, opinion na po niyo yun. Wala na akong magagawa. Pero nais ko lang ipaalala sa kanila at sa inyo na hinding-hindi po maapekto ng pagseservisyo ko sa taong bayan. Salamat po, ma'am. Salamat po, ma'am. Ikaw ang umiliw ng loba na to, Catherine. Hindi ako. Agnes! Tumawag sa kanyang tao na ganap yung Miguel ng sinto. Hindi pa nakita si Miguel pero alamin na kung saan nakatira ni nanay. Lahat muna ako para tarangin yung nanay ah. Baka may alam sila. Sandali, Boyet. Sama ako. Kanit! Boyet, hayaan mo na. Agis ko alam lang nila. Kung anong klaseng gobernador yung pinaniniwalaan nila. Ano ba bang pag-uusapan namin, Clarice? Eh, hindi niya nga alam kung anong pinuputok ng butsi ko eh. Relax ka lang, girl. Oo nga eh. Ilang beses na ba niya pinaramdam sa akin na wala akong pag-asa sa kanya? Wala naman itong umi-issue eh. Harsh naman nun. Ganun talaga? Alam mo, sa akin lang naman, konting respeto, di ba? Yung basta-basta na lang niya akong ini-itchap puwera. Eh, mamaya, pag nagkausap kayo, paano ko ibigay nga niya yung closure na gusto mo? Question is, kaya mo ba? Sige, pare. Maraming salamat sa'yo. O, tatag na lang ako ulit. Sige, pare. Excuse me po, sir. Diyos, sir. Maraming salamat po. Nay, kumuha na ako ng mga bagong gwardiya. Tapos yung mga latsyan, papalitan ko. Si Jun-Jun. Nasa kwarto. Pinagpapahinga ko. Kailangan ko talagang patingnan eh. Kung mag-alala, Nay, may narekomenda si Paring Daniel. Saka may pambayad na tayo. Jose, kailangan ba talaga nating gastusin ng perang hindi naman natin pinaghirapan? Nay, di ba naghirap naman tayo? Pero hindi sa paraan ganito. Alam mo kung anong tinutukoy ko? Sana matapos na ni Agnes kung ano man ang gusto niyang gawin. Para makalis na tayo dito. Tawag ng anak ko, may inaayos lang daw siya sa Maynila. Eh, hindi na siya nakatawag muli. Baka pwedeng makuha yung number niya. Sinubukan din namin tawagan si Miguel. Eh, hindi na siya makontak. Pero talaga naman ganun yung anak ko eh.
Marami siyang iniisip at hindi mapirme. Hayaan niyo uuwi din siya dito. Manager ko, sandali lang ah. Ay, mahihirap pa. You're just doing the right thing, Catherine. Kuha mo simpatya ng mga tao. Pero nakikita ko kay Agnes, hindi na siya naapekto ng kahihiyan. We were worried na wala nang pera ng asawa mo sa'yo, Governor. Wala ka ng pondo para tumulong pa sa ibang tao. Alam naman nating meron kayong legasiya sa direktang pagtulong sa kanila. Pero ang inaalala ko, kung matigil yun, baka mabawasan ang suporta sa'yo sa susunod na eleksyon. Plus, your meager salary cannot support your lifestyle. Pwedeng diretsahin niyo na lang akong dalawa. Ano bang gusto niyong gawin ko? The Australian Mining Corporation is offering you a huge amount para wag mo lang ipasara ang minahan nila. Kung tatanggalin mo ako, Maxine, sige, okay lang. Sige, Boyet. Tingnan natin kung may kukuha pang manager sa'yo sa ugali mong iyan. Boyet, natanggal ka sa trabaho? Pero nakapangako ako sa mga magsasaka ng San Roque. But you need the money badly, Catherine. Bakit hindi natin tingnan ito sa anggulong mas marami kang matutulungang tao, Governor? Kasama na doon ang sarili mo. Do you realize that this is corruption? And this is the first time na gagawin ko to. Everyone is doing it, Catherine. And besides, this is just the first time na gagawa ka ng mali, di ba? Then, this won't hurt you, Patrick. Boyet, okay na ako dito. Umuwi ka na, bumalik ka na sa Maynila. Tama na yung natulungan mo na ako. Sa palagay mo ba, Agnes, may ibang pakita rito? Hindi ko gusto nakikita kang ganyan na ginagawa mo to. Pero kung ito lang ang paraan para matapos lahat ng gulo, handa akong tumulong. Salamat, Boyet. Gusto ko lang matapos ang lahat, Agnes. Sana pag nangyari yun, pati ang kasi dibdib mo mawala na rin. Hintay mo kung mangyari yung nakasama mo. Gusto niyo ba makausap ang kuya ko? Sigurado bang makikipagkita siya? Nakausap ko na siya. Handa siyang makakaharap ninyo sa tamang presyo. Agnes, may contact na ako sa presinto. Pinapanag ko na si Miguel yung nakalamalog sa pera dito. Hindi na, Boyet. Nandito na tayo. Wala akong hawak na pera sa ngayon. Pero magkano ba yung kailangan niya? Madali ka pa ng kausap. Hintayin mo. Kukontakin ka niya. Kayo nang bahala mag-usap sa tamang presyo. Tatapatan ko kung magkano ang ibabayad sa'yo ni Agnes. Eh, paano nyo mabibigay sa akin yan? Eh, lahat ng pera nyo na kay Agnes na. Ano to ha, Miguel? Ilalaglag mo ko dahil sa pera? Pasensya na kayo, ma'am. Pit na kayo. Wala na akong kailangan sa inyo. Hello. Magkikita sina Agnes at Miguel. Punta mo yung kinaroroon ni Miguel. Hindi pwedeng magkita yung dalawang yon. Si Miguel, makikipagkita daw siya. Napatawag na ako ng mga polis na malapit dito. Boyet, walang mangyayaring masama. Agnes, hindi mo alam po tumatabog sa utang ng lalaki na yun. Mali mo kami pinagkaterin yun. Ikaw ang mapahamak. Nawalan lang ako ng yaman, Miguel. Ikaw ang nakakaalam kung gano'ng katuso. Well, magpaka-desperada ka, Agnes. Hindi mo ako maiisahan. May kailangan kayong malaman. Isang landlady ang nakausap ko. Nakita niya raw si Miguel na pumasok sa bahay na pinaparentahan niya. Eh, ang nakatirang matanda ron eh. Sinasabing
Tatay daw ni Gob. Agnes, kala ko ba ulila na sila? Wala naman katotohanan lumalabas sa bibig ni Catherine. Talaga bang kaya yung kapatay ni Catherine ng tatay niya? Kung kay Miguel, tsaka kay Santa Maria, okay lang eh. Dali niya kaano-ano yun eh. Pero agis ang sarili niyang ama.